Ayon sa mga polis, hindi na nagpumiglas at agad na sumama sa kanilang sospek. Agad din siyang umamin sa mga otoridad sa ginawa niyang krimen. Ikaw talaga pumatay sa kanila? Ba't mo nagawa? Nang usisay ng mga polis, isinalaysay ni Jessie sa mga otoridad ang itinanim na galit sa pamilya ng kinakasama. Based na rin po sa statement o suspect natin na kapag may pera siya, may naibibigay siyang pera doon sa pamilya, sa biyanan niya, sa mga kamag-anak niya, eh okay na okay siya dito sa kanyang pamilya. Pero pag walang-wala po siya, wala siyang maiabot, no, hindi na po maganda ang turing sa kanya, itong kanyang kapamilya. So, nasa isip niya po na parang pinagkakapirahan lang siya. Alam mo, Jessie, kung may pinagsisisihan man ako. Pinaghihiwalay rin daw sila ni Jennifer ng inang silyo nila. Siguro panahon na rin para malaman mong ayoko na sa'yo para sa anak ko. Bumalik ka na sa pag-iina mo. Bakit? Dahil wala na akong silbi? Kasi po ma'am, pinaghihiwalay po kami ng biyanan ko po ma'am, ng asawa ko po ma'am. Kasi po ma'am, kung wala na po akong maibibigay sa biyanan ko, pangit na po ako sa kanila. Lubos daw ang kanyang pagsisisi sa nagawa niyang krimen. Nihingi po ako ng tawad sa mga pamilya. Pamilyawa rin po sila ma'am. Sa kanila po, na sana po balang araw mapatawad po nila ako. Ngayon po ma'am, ang sinasabi ko po ma'am ngayon, kung ano man po yung magiging hatol po sa akin ma'am, tinatanggap ko po. Yun lang po, tsaka tanggap ko po kung ano po yung parusa nila po sa akin. Sinampangan si Jessie Tesoro ng mga kasong multiple murder at frustrated murder. 3 buwan matapos mangyari ang krimen. 13 Hulyo, 2018, guilty beyond reasonable doubt ang naging hatol ng Regional Trial Court Branch 34 sa Gapan, Nueva Ecija kay Jessie Tesoro sa kasong multiple murder o pagpatay sa 6 na mga biktima. Habang buhay na pakakakulong ang parusa sa kanya para sa mga kasong ito. Hinatulan po siya ng hukuman ng reclusion perpetua for each count of murder. Ito po yung tinatawag nating life imprisonment po. Kung po sa 6 count of murder at nagkaroon po ng speedy trial po sa kaso na ito, ito po kasing suspect after po nang namin siyang ma-arrest, nag-execute po kasi siya noong April 26 ng extrajudicial confession. Inaamin po niya na siya po talaga ang may kagagawan. Yun ang pinaka patibay po nating ebidensya, yung pong statement ng lone survivor na victim. Positively ina-identify at ini-indict po niya itong suspect na si Jessie Tesoro. 3 taon mula na mangyari ang krimen. Labis pa rin ang pangungulila ni Annalyn sa kanyang ina, asawa at mga kapatid. Minsan naiisip ko bakit wala na sila, ganun. Tapos minsan naiisip ko nung unang-unang nawalan na ako sa sarili ko, may time na gusto ko na rin magpakamatay, ganun. Kasama ang 5 taong gulang na anak na nakaligtas din sa krimen, pinilit ni Annalyn na mabuhay ng normal sa kabila ng nangyari sa kanilang pamilya. Mahirap po. Wala na kaming parents, tapos umaasa kami sa mga tiyahin, ultimong panggatas ng bata. Hindi naman ako pwede maghanap buhay dahil sa kamay ko. Masaya si Annalyn na sa huli, hindi naging mailap ang katarungan para sa kanila. Kulang na kulang po yun kasi siya, nag-iisa lang siya. 6 yung nawala sa amin.